Bola sa DWIZ. Kung tamang sasamuhin ang iba't ibang isyu at mga balita, Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihibayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-lutsak, pero pwede daw, pwede ka rin maskran. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Magandang umaga. Welcome to Karambola. Mapapanood at mapapakinggan kami via our website, twiz882am.com. Dito maaari ninyong i-download ang DWIZ app sa for iOS and Android phones. Live din po kami sa aming Facebook page. Huwag pong kakalimutan like, share, follow, subscribe, and our YouTube live streaming. Again, comment para makisali dun sa aming very exciting na comments page. Para dun sa mga nakikinig sa amin sa radyo, mayroon po kaming text line 0999-376-6768. Papanood din po kami sa aming digital free TV channel, Aliyo 23, Sky Cable Channel 72, Signal Channel 24, TV Plus Channel 27, at GMA Afford the Box Channel 32. Available din po kami sa ibang digital TV devices and receivers. Rescan lang po para lumitaw ang Aliyo 23. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Hindi ready. bigla. Malayo na kasi si Winner dito sa atin. Oh, nga, hindi namin nakikita si Boss Winner. Nami-miss ko na si Winner, yung tawa niya na halakak. Oo, na nagli-leak through the soundproofing. Oo, halakak, hindi tawa. Oo, correct. Good morning! Magandang umaga. Morning. Happy birthday! Magandang umaga. Babatiin ko. Abatiyan na, di ba? Sinong babatiin? Si one-year anniversary sa office, si Deputy Executive Secretary Hubert Guevara. Senior Deputy Executive Secretary Hubert Guevara. Mm-hmm. 1 year na siya today since the time he assumed office. Yeah. Mm-hmm. Magandang umaga. Babatiin ko rin po yung designer ni Trixie Cruz Angeles. Maganda ay, yung kanya. Ako? Dobie Aranda. Black and white. Yan ang nung recent fashion... recent show. Mga Versace, Versace and all of that in Europe. Black and white ang theme. Grabe. Kaya si po naka-black and white. Pero naka-chaleco. Uy, dito chaleco. Hindi ba chaleco yan? Walang bulsa eh. Walang bulsa. Pag walang bulsa, hindi chaleco. Pag walang bulsa, hindi chaleco. Actually, may bulsa pero maliit. Pero totoo ang sapatos ang suot. Ay, oo. Totoo. Totoo ang sapatos. Na may gold. Wala yun. Ano yung likod? Hindi naman magbabagay yung sneakers sa outfit. Mules. Mules na may heels. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi rin sa lahat ng ating mga kababayan sa overseas. All over the world. We are all over the world. And on all of the 30% of the commercial shipping globally. Okay. 30%. Mga seaman. Seaman. Oo, meron inuto si President BBM dyan. Tungkol sa seaman, pinaayos niya na yung ano ata, yung tawag nito. Yung may problema dyan dati, di ba? Yung rules, training, mga dun schools. Doon sa maritime school. Maritime school. Meron mga required training, particularly doon sa mga upgraded and updated ang tagal na technology. Correct. Ang tagal na niya. Hindi nag-i-invest kasi yung mga local schools natin kasi medyo mahal. Yung mga simulations. Marina at saka Chet. Ayun, plus hindi malinaw kung sino yung nag-i-impose ng curriculum or required curriculum for licensing. Okay, ang gusto po ng presidente Magna Carta raw. Mm-hmm. Sabihin ko, well, ang Latin pronunciation siyempre Magna. No. That's not true. Magna. That's not true. Latin? Even yung Magna Cum Laude, it's Magna, it's Latin. It's not Magna as in Magnac, no? No, hindi Magna. No, it's Magna, really. Magna Carta. Kasi yes, nung, in my 4 years of Latin, we used to say Magna. In that school, Magnum, Catifilian. Yung Magnum Magna. Actually, I looked it up.
in Latin? Yeah, I did. I mali yung aming paring they were teaching Latin. Lord, Latin. No, it's possible na ano okay. Na hindi siya Pinoy yung he was Belgian. Oh, see, there you go. It's possible na it's an accent from Belgium. Oh, I see. So, yeah, but I actually looked it up. Sumulat daw po ang presidente na ibilisin na yan yung Magna Carta of Filipino Seafarers. Marami daw pong deficiencies sa training and accreditation ng ating mga seafarers. Ayon nga kay Jonathan, 30% ng manpower from officers down to the cargador. Okay. AB. Ano tawag doon? Able-bodied seaman. Ayun, yung mga malalakas po. Malakas. Eh, mga Pinoy. Mm. Pag pinauwi mo nga daw lahat ng Pinoy, titigil lang. Alat. Mapipilayan. Mapipilayan. So, gusto ng presidente ho, isang ano na lang. Isang buhos na lamang yan lahat ng regulations and how to address the deficiencies. Yeah. One of the more basic things na kailangan. Obligations ng training and ano, facilities. Obligations, responsibilities. At the same time, ang isang malaking operasyon dapat dyan, and it involves not only seamen but also land-based workers. Yung tungkol dun sa adjudication ng cases nila. Kasi at this point in time, NLRC pa rin ang puntahan eh. Mm. Which should not really be the case because iba ang patakaran pagdating sa local cases. Mm. As compared with the no. Kakaibang batas doon. Kakaiba. Because you are governed by the contract eh. Di ba? Saan nila idudulog yung mga dapat sa Department of Migrant Workers. Dati kasi meron na adjudicatory powers ang Department of Labor and Employment before. It was LADS before two boards. Three boards. Okay. One is the National Seaman Board. Dati kasi may National Seaman Board eh. Oh. Ano nangyari doon? Pinagsama-sama. And then ngayon, nagkaroon nga ng Department of Migrant Workers. Kasi dati, very specific na agency in charge of seamen. And they are familiar with the vagaries of the law, kung paano ginagawa. Yes, kasi meron international tungkol sa seamen eh. Sa shipping. Yun. Mayroon talaga. Mm. There is kaya yung specific role. Yan ang isusunod ng Magna Carta dapat for of seafarers. Then in the case of land-based workers, you are talking about not only our protective rights dito sa Pilipinas, kundi yung contract itself. Mm. Because you are governed by the labor laws of that country. Correct. Paano natin sasaklaman yun? Halimbawa, Hong Kong. Sige nga. Tama. Di ba? In fact, mas mataas pa yun mga iba. Or sa Europe. Or Europe. Scandinavian countries. Mas matitindi ang mga workers' rights dyan. Kaya nga, yung batas, pumasa na sa House. Oh. Yung Magna Carta. Dito sa Senate, second reading, parang hindi pa ata sinisimulan. Oo. Kaya po nag-request ang presidente kung pwede. Ano na yan, bilisan. Kasi busy ang Senate. Huwag niyo masyado kayo. Senate Bureau of Investigation. Ano ba iniimbestigan ngayon pa? Yung magkakabit ba na nag-aaway? Hindi! Meron yung isa. Yung kasambahay? House help. House help. Inabuso daw yung house help. So nag-detain nga daw sila. Sino dinetain? Si Pablo Ruiz. Sino yun? Yun ang nag-abuso daw. House help. So ano na rin pala sila? Na judge din pala sila. Magistrado na rin. Paano nakarating sa Senado yung ganyang kaso? May nagdadala. Sino ang nag-entertain niya? Ikaw naman, pare. Hindi naman magkaka-Senate resolution to hear that. Importante ba yan? Nag-aaway na. Marami kang likes na ma-harvest dyan. Aray ko. Sorry, hindi naman ganun. Look, these are very, very distinguished members. Lobby. Ngayon, nagsalita po, yun lamang daw mga registered, kayo mga sari-sari store owners. Oh.
Yung mga registered lang daw po. Rice retailers ang makakatanggap ng ayuda ayon po sa DSWD. Siyempre. Okay. Kung kailan yung makukuha, yun pa po ang hindi natin alam. Dahil yung mga ayuda sa mga drivers, mukhang napakabagal din. Okay. Ang maganda naman balita doon, medyo bumaba ng 20 centavos ata. Ang presyo ng gasolina today. Based on their announcements. Yeah. Wow. Pero ang presyo ng langison nasa $90 per barrel pa rin. Hindi natitinag doon. Ang total ng ating increases, ng mga recent increases, compared po doon sa last year, okay, umaabot na ng 20 pesos per liter. Okay. Yan. So, malaking bagay ang fuel. Mm-hmm. So, at hindi pa ho nakikita na bababa ang oil prices. Ako. And there, sa mundo, sa hindi mundo, pa nakikita yes, yan. Wala pa yan. Kasi daw, ang Russia mismo, pinigil nila ang export. Sa Ukraine. Diba? Yes. Okay. So, yung ibig sabihin niya, pag pinigil ng Russia ang export nila, yung mga dating bumibili sa Russia, pupunta ngayon sa spot market. And therefore, tataas lalo yung spot market. Mm-hmm. Yan. Asaan ngayon? Ano ngayon ang strategy natin? Nasa long-term contract ba tayo or are we living day-to-day? Yan po ang naging problema natin sa Oil Liberalization Act. Mm. Yung Oil Liberalization Act, sabi ng batas, kayo mga nasa fuel business, you're on your own. Bahala kayo sa buhay nyo. Bahala kayo. Mm. Eh, ang problema natin ngayon, lahat ng ating fuel, karamihan, isa na lang ho ang local refinery. Mm-hmm. Lahat yan bumibili abroad. Mm-hmm. They're living day to day. Wala hong long-term contract yan. Maniwala kayo, ni-research ko na eh. Mm-hmm. Okay? Yung Petron, okay, pwede sila mag-refine, mm-hmm, pero yung oil nila, eh hindi rin ho long-term contract. Contracts, yes. Mm-hmm. Yan ang ating problema dyan sa langis. Do we have to look into that? Palagay ko. Ang Department of Energy will have to look. Do something. Oo. That's what we're saying. Hindi, we cannot go on like this. Business as market usual. Market forces and everything, nahihirapan na ho lahat. We need to see some action. Actually, may proposal, because if you remember before, ang panlaban palagi sa mga ganyan, mga volatility in the oil market, yung PNOC at that time. Okay. So, sila naglo long-term contract. This is the government oil company. And that's not happening. That's my point. Oo. Yun ang pwedeng gawin. Asan na yung ganong klaseng assurance, okay, na meron tayong long-term supply? Wala po tayo nun. Ang yan ho, makukuha lang natin on a government to government. Yeah, and it's about time, the Department of Energy should do something about this. And it's about time that the honchos na kasama ni Parin Joel, all the well-credentialed liberalist na Americano, advocates. Tigilan na ninyo yung mga sinasabi nyo na yan. Crisis po eh. Hindi crisis. Pwede yung free market. Wala na. Ay, nako. We have to do something about that. At in the same manner na sa pagkain, eh kailangan po natin na matitindi policies. Teka, actions. Diba, ano ba yung nangyari? Bakit nawalan tayo ng mga refineries? Bakit isa na lang ang refinery natin? They did not see any ang Shell. Benefit. Nagsara. Because madali pang mag-import. And it's more profitable. Mm. Because of the taxes. No, it's a corporate decision. Binago yung taxation, yes. That's one reason. Mas mahal. Pero ang hirap lumaban sa mga smuggled oil. But that also. Maraming factors. Yung tax system, binago nila actually to make it so that mas madali mag-smuggle. Yeah. At saka mag-import. Kasi ang smuggled, usually,
ano na siya, hindi krudo yan. Hindi, finished products. Crude, finished products siya. Yun talaga, usually, ang G2G transactions are crude. Basically. Para dito ang refinery. So, to prevent our being able to get it at cheaper and friendlier rates, tinaasa nila yung taxation para mas madali ang importation ng refined na. Therefore, allowing the smugglers na disadvantage ang mga refinery dito, yun ang nakita nila. Ang punto ko is that meron pang mga paraan to bring down prices further na hindi rin ginagawa kasi busy mag-imbestiga. Yeah. Nang ano? Yung mga, yung Senado, yung Kongreso, etc. Diba, meron pa rin paraan. Parang yung sa bigas yan. O sige, busy worldwide. Busy ba talaga Bisibisihan. Mukhang busy lang. Bisibisihan. Pero hindi kaya problema yung pagbibili. Ito, tanong ko lang ha, sa government-to-government contracts. Tulad ng ginagawa dati, sabi mo, panahon ni dating Pangulong Marcos noon sa via PNOC. Dahil realities ng geopolitics ngayon, dinidikta ng ating kaibigang US kung sino ang true friends ng Pilipinas. Di ka basta-basta pwedeng maglalapit kung kani-kanina na walang tayo, approval sa kanila. E di sa US tayo bumili. Pwede, pwede. Government to government. Ba't kayo pupunta sa Russia? Exporter ng oil ang US ngayon. Hindi naman Russia eh. Halimbawa, Saudi. Saudi. Halimbawa, Indonesia. Producer ng oil niya. Hindi tayo mag-negosyo. Brunei. So, walang problema sa geopolitics. Oman. Yung mga Kazakhstan, yung mga ganun. Central Asian Republics. Mga oil exporters siya. Oil exporters na siya. Pwede tayo. Noon kasi, ang pinuntahan ng Philippine government, Middle East, kasi sila talaga noon ang pinakamaraming oil. Sila nagdala pati. And ano ah, there are advantages to government to government contracts. Lalo na pag magandang relation sa government na yun, they will give you ano. Ang sabi po, ang prediction, itong oil na to ay habang may gulo sa Ukraine. Paano? Nakikita ba natin ang resolution ng gulo sa Ukraine? Hindi. Yung po ang sinasabi ng mga analyst. Away pa rin eh. So ano ngayon ang ating kailangan gawin? Hindi po pwedeng ang ating Department of Energy report na lang ng report ng price. Hindi ho sila news organization. Meanwhile, naalala ko nung panahon din ni Presidente Marcos noon, no? Di ba mayroong mga steps noon, yung hindi yata austerity, no? Yung bang kailangan patayin ng mga ilaw, maaga well, sa mga opisina, 3 times a week na lang ang, I don't know, yung pasukan. Although ngayon, mas madali na yan dahil marami nang maraming energy conservation. Energy conservation program. Speed limits, although hindi na kailangan sa Maynila yun dahil lagi naman mababa. Well, kailangan din yan. So, yung mga ganon. Kailangan din yan. Kailangan magtipid. Eh, kailangan pa ba sabihin sa mga tao yun? Nahirap na sila. Ginagawa na nila. Kailangan ako nga, patay ako ng patay ng ilaw sa bahay. Yung koi pan ko, pinatay ko na. Wala nang pump doon. Ganon? Wala na. Imbes nga madalas anyway, pag-golf na yun eh. Misa na lang isang linggo eh. Mahal ang gasolina eh. Ganyan eh. Anyway, hindi ba, ginagawa na ng tao yan. Sabihan ng tao. Ang hinihintay ng taong bayan, ano yung measures na hinahanda ng gobyerno o gagawin? Kasi balak lang. Gusto namin makita yun. Tama. Okay? Ibang hindi steps. Po yung puro report lang ng report. Kung ano ang price. Monitoring. Ha? Ayaw mo ng monitoring? Okay. Gusto kong monitoring intensified. Intensified monitoring. Hindi pwedeng monitoring lang. Saka tingnan ninyo yung mga depo kasi nag-aalis naman eh. Yan. What are the measures against smuggling? Kung ang dahilan po na hindi nyo matanggal yung excise tax on oil, kahit $90 per barrel na ngayon, mawawala kayo ng revenue, anong ginagawa nyo doon sa smuggling? Yun ang malaking na nawawala sa revenue ng gobyerno. Okay? So, handa naman magtiis ang Pilipino eh, kapag nakikita ang parehas correct. Eh. Correct. Maganda ang bakbakan, magtitiis tayo eh, di ba? Kung kailangan magtiis, sa ngayon, kailangan talagang pagtiisan yan. Basta we do everything na to make it more efficient. Nakikita na merong genuine effort. Eh, kung yung tinutulungan ninyo, yung mga nananamantala pa. Hindi naman. Tapos mga nakagahiganteng SUV. Anong gahigante?
pag dumadaan sa diesel. Sino naman yung meron ganun? Hindi oh. Luxury. Super luxury na ngayon. Hybrid. Ay, ganun na. Hybrid? Iilan lang yun eh. Diyos ko naman. EV? EV. Industry na ngayon. Wala. Oo. Industry. Meron na sila association. Alam mo ba? Kompleto na sila ngayon. All the works na sila. As a matter of mga board members lang ang Ayala yan. yung mga EV, may association na. At naglalabi na. Naglalabi na yan. Meron na silang. Oh. Industry na sila eh. Okay. Paano naging industry yan? Maintindihan. So yun ngayon ang trabaho dyan, Brad. Okay. Medyo mabigat. Mabigat, mabigat ba yun? Mabigat. Mabigat. Mm. Oh, ngayon daw, tatanggalin na raw. No? Kung hindi pa tinanggal. Mm. Yung mga barrier o yung ata floating. Ah, oo, sige. Floating barrier. Barriers dyan sa baho de Masinloc. Kung tawagin po yan sa international, eh, Scarborough. Mm. Ano yan, ha? Gawa yan sa rope, ha? Sa tali, di ba? Mm. Tapos naka, may, ano ba ito, buoy na. May buoy. Oo, na, so para lumutang siya. So it floats. Oh. Okay. So tapos may anchor siya na sa baba. Oo. Oh, oh. Well, ang ang paraan doon, di patirin mo yung tali. Oh, ganun lang yun. Ganun lang yun eh. O, hindi pabayaan mo lang nandun yung buoy. Mm-hmm. Parang yun sa swimming, so, yun sa yung... swimming pool, di ba, may barrier niya. Okay. Wawal lumagpas doon. Ginagawa ng mga bata, umisisid lang sila sa ilalim. Sumisisid, sumisisid. Pero ngayon tinanggal na. Ah, oh, tinanggal na. Nila, oh. Okay. Mm. Tapos? Ang yung baho de Masinloc po. Okay. Eh, ang claim natin is part of the municipality of Masinloc. Okay. Kaya baho de Masinloc. Yung sa Masinloc po, eh, Sambales. Mm. It's a mining town, by the way. Yes. It's a... it falls within the 200 nautical miles, exclusive economic zone. Mm. Yung EEZ po. Yung EEZ na yan is our claim. Mm. Okay. Okay. Na... exclusive economic zone. Ibig sabihin, yan, sa atin yun. Hindi yung territory. Mm. Okay, zone natin yan. At nandun po sa loob ng zone na yan, Masinloc na yan. Mm. Ang claim ng Coast Guard, eh kanila daw yun. Mm. Kanila daw yung baho de Masinloc na yan. Okay, so meron po tayo conflicting claim na ganyan. Exclusive EEZ yun. Okay. Kasama sa EEZ natin yun eh. Meaning, anong gagawin natin? Kailangan pangatawanan natin yung claim natin. So, ang Coast Guard po, puputulin yung mga... Pinutol na. Pinutol na nila. Pinutol na. Nitignan ko yung arbitral decision on Scarborough Shoal. Now, ito yung portion ng arbitral decision that says that both Chinese and Filipino fishers have the right to engage in traditional fishing. Regardless of who ultimately has sovereignty over the shoal. Okay. So, regardless. So, pareho. Pwedeng mangisda sila ro. Both ang pwedeng mangisda. So, yung pagbara ng China, di pwede. Di pwede. Pag tayo yung nagbara rin, hindi rin pwede. So, yun dapat lahat pwedeng mangisda dyan. Kung susundan natin yung arbitral decision. Mm. Kasi, sa totoo lang, ang claim natin sa Scarborough Shoal, tayo lang. So, this portion of the arbitral decision, talo tayo. Okay. Kasi we were claiming it as exclusive sa atin. So, hindi exclusive yan. Ang decision sa arbitral is that traditional. Pero pwedeng pumunta dapat dyan yung mga mangingisda galing lahat, ng Pilipinas. Nang walang harassment. Lahat, hindi pwedeng harangin. Yes. So, tama para sa akin, tama yung ginawa. Tama yung pagtanggal. Hindi yun nga sinabi natin kahapon eh. Naglagay sila, di tanggalin tanggal, yun. Tanggalin. Or tatanggalin daw sa ayon sa balita. Tatanggalin. Actually, natanggal. Meron na tinanggal. Ayun, okay. Ang claim po ng China, ayon sa report naman na nanggagaling sa Japan. Hmm. Grabe to. So, ang China nagsalita, pero yung report galing sa Japan. Yan. Na territory daw nila yun. Yun ang sabi ng Chinese diplomat. Mm. At ang ano daw, Philippine vessel, ibig sabihin yung mga mangingisda, vessel na ba? Hindi pwedeng ano, intruder daw. Hindi pwede sa kanilang territory. Yes. So ang ginawa daw ng Coast Guard, para daw hindi makapasok yung mga intruders. Mm.
Why are they using the term intruders? Okay. Yun ang sabi ng report. Yun sabi ng diplomat. Ng report. On Scarborough. Yung Chinese diplomat. Chinese, sinasabi nila intruders. Yeah. Mali din yun. Mali din yun. Yan ang report ng so, nag-file na ba tayo? Chinese diplomat from Tokyo. From Japan. Nippon. Ah, talaga? Yes. Nippon Hoshio Kyokai. Bakit siya? NHK. Bakit siya? He quoted siya. Yan pong NHK, it's an organization of the broadcast companies in Japan. Japan yan. Public media organization na ngayon, NHK, Nihon, Nippon. Yung Nihon Shimbun Kyokai, yun yung equivalent naman ng print. Ito pong NHK, ito yung broadcast. Okay. Yeah, at ang kinukot nung report ay ang Chinese diplomat. Dun sa Tokyo. Unnamed. Ano kinalaman? Diba? Japan, ang layo, ah. Unnamed. Bakit nagsasalita yun? Ano lang sila. Gusto lang nilang to show support dahil dun sa kanilang participation. Trilateral na po tayo ngayon. Defense. Japan, U.S. Defenses. Hindi, gusto sumali na Australia. Quad na ulit. Marami nang gusto sumali, pati European Union. Ano, Sausaw? Sausaw. Of course. Malayo sa kanila. Malayo yung barilan sa kanila. Hulo naman eh. Tayo magbabalik ang karambola. Oras natin, 8:30 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Nagbabalik ang karambola. Kasama pa rin sa impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako po, Strixie Cruz Angeles. Naka-isang bronze na naman tayo. Yes. Sa Asian Games. Pero alam mo, the bad news is, I was monitoring yesterday. Intensively monitored. Intensified monitoring. Sunod-sunod naglalaglagan yung mga atleta natin, kahit doon sa Taekwondo. Yung talagang nalalaglag. Kaya nga, swerte na tayong dalawang bronze yun, ha? Anong ibig sabihin nalalaglag? Natatalo? Natatalo. Sinong tumatalo? Well, iba-ibang bansa. Iba-ibang bayan. Ibig sabihin, nag-ano na sila? Level up yung mga level iba? Level up, tayong mukhang ano. There will be hell to pay pag nagbalikan yung mga yan. Yung dalawang bronze yan, hirap na hirap, ang daming nalaglag na. Ang bronze po natin, although, sa wushu. Ayun, number 3. Congratulations! Pero hindi ba lumalaban yung mga nag-gold dati? Wala pa? Well, okay, hopefully. Magayan niya, no? Yung summa cum laude. But some of our strong ones na nag-gold sa SEA Games, laglagan lahat. Talaga? Now, hindi pa naman ilang araw pa. And here's the thing. The way it is kasi nagtipid, well, hindi naman nagtipid, pero money management yan. Ginawa ng POC, dati natin, pag natapos na event mo, uwi ka na. Lahat sila nag-aantayan ngayon. Nag-aantayan sila. Bulto rin silang uuwi. So yung mga, turista na yung iba, tsaka yung mga luhaan. Cheers! Cheers na lang, cheers. Sa akin, maganda gawin yun. Maganda rin yun. Para mabigyan po ng support, kasi nga, nasa strange land kasi tayo. Kasi dati, pagkatapos na event, at ang tingin sa atin dyan sa China, medyo... Lalo ngayon. Hindi maganda. Nakikipag-away tayo sa kanila. Ang nanalo ng wushu ay si Jones Liabres Inso. That's good, dahil hindi daw dati nagpe-place yan, mga 12-14 siya ngayon, bronze. So that's good. Level up, nag-training yung bata. Pero yung isang Pilipina ho, na swimmer, nag-set na naman ng Philippine record. Si Xian Di Chua. 200 meters individual medley. Ibig sabihin ng medley, iba-ibang swimming strokes, no? Yes. Freestyle, backstroke, butterfly, breaststroke. Apat po yan. At qualified na siya sa finals. Ang hirap yan. Final of the event, qualified siya. Sa akin, makapasok lang doon. Ayos na. Next time, ayos getting na. Get better and get better. Bata pa tong si Shandy. Magagaling dyan, mga Chinese eh. Grabe. Dyan sa swimming. Swimming. Matindi ang training nila. Matindi ang training. Bata pa lang, tinitrain. Bata pa lang, na nila. Yun nga, kasi may grassroots program. Yun ang kulang sa atin. Hindi sila kumukuha ng Chinese American? Wala. Walang ganun? Ano sila, chot? Teka muna, may babatiin lang ako bago tayo magpatuloy. Isang-isa lang, si maligayang kaarawan sa aking pamangkin ba?
Okay. Jerty Hermanos, happy birthday, Jerty. Okay. Okay. Sa medal tally, nangunguna na China. Eh, dapat na ma-host sila. Home court pa nila. Yeah, today daw po magsisimula yung Gilas. Ayan. Kanilang laban. Adyan tayo. Yeah. Ang kalaban natin ata, well, it's a Middle East country, I think, na lumakas na rin. Mm-hmm. Malakas na Bahrain. Ako. Ah. Dati-rati, yan yung mga tinalampaso natin eh, no? Hindi na ngayon. Hindi na ngayon. Hindi na ngayon. Na, ang kanilang coach, Spaniard, Castilla. Kaya European basketball. European basketball ang alam nila. Iba yan. Iba yan. So, maganda pong panoorin to. Tinalo nila ang Indonesia by 25 points. Wow. Yan ang track record niyang Bahrain na yan. Mm-hmm. Okay. At, Indonesia. Magaling na yan. Meron din silang mga ano, mga import foreign. Yung apat lang po na player doon sa Gilas na sumali sa World Cup. Mm-hmm. Ang dala-dala nitong si Tim Cohn ngayon sa Hangzhou. Ah. Okay. Bago so, yung mga iba. Oo, so newly organized tong ano, 2 weeks lang nagpractice. We hope for the best. Let's cheer for the Gilas. For the team. Philippine team. Oo. Yan lang po. Okay. Magagaling. Wala pa yung mga ibang ano. Wala pa, events. Wala pa. Wala pa eh, wala pa. At saka matagal tong basketball eh. Mm. Yung grouping, tapos pagkatapos ng grouping, pupunta kayo sa quarterfinals, tapos semifinals, tapos finals na. Ganun po yung ano niyan. Ngayon, ang laman ng lahat ng dyaryo, Attorney Trixie, na kung napansin nyo, mga kaibigan, yung sinabi ni Congresswoman Estela Kimbo, okay, na out of the blue, sinabi niya, na yung daw pera na binigay ng Office of the President sa Office of the Vice President na 125 million confidential funds ay hindi raw po ginasta in 19 days, kung hindi 11 days. 11 days. Yeah. How this information became relevant? Eh, hindi ko pa ho naiintindihan. Ewan ko, ano ba? Paano kayo? Hindi nga eh. Out of the blue, sinabi mo eh. Kimbo. O, biglang, ano, sabi mo, hindi pala 19 days. So, parang gano'n. Kasi ang nakita ko, na ano, there was an exchange between her and COA. Ang no, hearing ng COA eh. Hearing ng COA, but ang ang budget po ng COA, pinag-uusapan. Biglang naging topic niya, ang confidential fund. No. Tinanong ni ano kasi ni Congressman Lagman. Okay. Oo. Okay. Ano ba talaga ito? Ano ba talaga itong mga anong to? Ito bang mga ito ay subject to audit? Sabi ni ano ni Congresswoman Kimbo, opo. There are kasi ang sponsor ng COA budget proposal ay si Congresswoman Kimbo. Siya ang nag-sponsor. And therefore siya po ang sumasagot. Sumasagot, yes. Okay. So sabi ni Congressman Congresswoman Kimbo, opo, there are certain regulations. Okay. Kasi tinatanong ni ano ni Congressman Lagman, bakit hindi na pa-publish yung mga audit observation memo ng tungkol COA? Sa OBP. Tungkol hindi sa OBP, tungkol sa lahat. Sa confi. Sa lahat. Sa lahat kasi ang sinasabi niya, sabi ni Congresswoman Kimbo, mayroon naman hong guidelines tungkol dyan. Pero hindi ho lahat ng AOM ay pwedeng i-publish kasi the agency has the right to correct yung mga entries dyan sa audit observation memorandum na yan. Tinuloy lang yan dun sa previous conversation with OMB. Yes. Si ano si Ombudsman inexplain niya na actually dapat hindi na pinapublish ang audit observation reports kasi para itong yung complaint may chance pang mag na, hindi pa tapos so, yung tapos, process. Wala doon yung sagot. Wala pa yung sagot. Wala yung wala side ano, nung na-audit. Correct. Ganyan. Pwede pang pwede pang i-correct. Pwede pang i-correct. So sasabihin lang ng COA, ito kulang yung documents. Basically yun eh, kulang siya sa documents. So kung pinasend mo yung document mo, mawawala may yung na cleared na. Member. So ganun yung nangyari, 'di ba, na nung nag budget hearing ang Department of Education,
Maraming tinanong din, bakit may co-observation report na ganito-ganito? Before umupo pa ang DepEd, meron na mga advanced press releases. Okay, okay. No, but the headline is... Observations. The headline is, sa lahat po ng dyaryo lumabas, mm-hmm, hindi raw 19 days ginastos, kundi 11 days ayon kay Kimpo. Mm-hmm. Mm. Okay. She clarified. Kasi po, yung 19 days, eh mukhang... ang office po ng president, ng vice president, nag-report na 19 days daw naggastos siya 125 million. Okay. Confidential funds. Mm-hmm. Ito po yung pera na nanggaling sa office of the president, mm-hmm, at ibinigay sa office of the vice president. Yes, released. In-explain nila ginastos yan in 19 days. Mm-hmm. Okay. For what reason, yun nga ang confidential fund. Okay. Correct. Pero to spend 125, kahit isang araw, kaya kong gastos. Isang din oras. Bili lang ako ng ano, ng military equipment. Magpa-operation ako. Siyempre, pag magpa-operate ka, yung mga operatives mo, bibigyan mo ng pera. Meron dahilan kung bakit ang office of the president, mm, inilipat yan sa office of the vice president. Mm. May dahilan yun. Di natin alam yan. Sila lang dalawa nakakaalam niyan. Ngayon, they explain. Ano explanation? Ang sinasabi na there was at the start of the administration, there was a memorandum circular coming from the office of the president mentioning that in the case of requirements for additional funds, etc., etc., because you must remember, they were working on the basis of a... not the budget of the administration, of the... Marcos administration, but they were working on the budget of the previous administration. Duterte the second half. Kasi 2022 half. 2022 budget yan eh. So, ano ngayon, ang sinasabi, okay, memorandum circular, there was a memorandum circular in case any office that within the executive branch requiring additional funds for specific activities that they have to undertake in the course of their duties, eh, pwedeng magbigay ang office of the president. Yun. Mm. Yun ang basis nyan. Yun ang basis nyan. Para saan ginamit, eh, hindi pa po sinasabi yun. Hindi sinasabi yun. Mm. May pinanggamitan yan. Meron, meron. Definitely. Kaya nilipat eh. Ibig sabihin, ni Jonathan, yung paglipat na yun, eh, may power yung authority office, yung presidente. Yes. Pero hindi automatic. Mm. Kailangan din, i-justify mo na kailangan mo nga yan. Mm. Yun ang sabi ng memorandum eh. Hindi ba? Ang inuupakan po, ang binabakbakan dito ng mga press releases, eh yung Office of the Vice President. Mm. Eh sa loob-loob ko lang, sino ba naglipat? Diba? Bakit yung Office of the Vice President? So, whether it's 11 days or 19 days, yan lang ho ang hinighlight ng balita. Mm. Okay? So, I made a little inquiry. Mm-hmm. Ano yan? Kasi mukhang paputok eh. Kasi lahat ng dyaryo, karga-karga itong balita na to. Okay? Sino ba pa si muna ng balita? Hindi, nag-inquire ako sa magaling. It's a media release of the house media. Okay? Hindi po to release ni Kimbo. Tinanong ko yung mga congressman eh, hindi kami nagre-release. Kasi may instruction, lahat ng statement ng mga congressman and everything, bahala yung house media mag-release. Ito po yung kanilang katangi-tanging balita kahapon. Isa na nangyari sa house media. Well, sinamahan ng iba. Sino bang speaker ngayon? Congressman Yamsuan, said, gano'n. Yung mga ano... mga ganun-ganun lang. Okay. Ano lang. Okay. So, ito ang talagang banner story na nanggagaling sa house media kahapon. And interestingly, when you read... It's very interesting. When you read the stories, lahat na sa mainstream pinag-usapan, nag-iiba lang yung some adjective, some verbs. But basically, it's the same. Parang naponente. I mean... Anong nating masabihin ng naponente? Parang yung angulo hindi nagkakalayuan. What is the thing? Bibig sabihin may cartel din. Pag sinabi, okay, sabihin na, okay, kalimutan na natin yung cartel. Sometimes, ganyan talagang
media, di ba? Kung sino yung sumusunod lang sila doon, parang ano yan, parang sheep, di ba? No? But yes, ito yung pag sinabi mong paputok, okay, doon sa nung panahon ng bagong taon, tayo yung nagpapaputok. Pag nagpaputok ka, okay, hindi mo pwedeng... okay, huwag sanang matatamaan ang pulbura to, huwag sanang abutin ang usok. Pagpaputok ka, merong collateral damage yan. I mean, well, pagpaputok kaya, pero dapat huwag abutan tong bahay o ng usok. Doon kayo, bandarong kayo. That will never happen. Kung sino man yan nagpapaputok na yan, mali yan. It's a dangerous gambit. Correct. I mean pag akala mo hindi mababahira ng dumi yung pinapaputok. Babalikan ka. Babalikan ka yan. Be very careful. Ay, ayoko ng ganun. May balik? Ayoko na. Eh baka police reporter. Ay! Naku! What? Hindi malayo. Hindi malayo yung gano'n yan. Yun ang nagpupulit. Kasi tama ka. Eh sino ba nag-authorize ang pandin? Agad correct. Matatanong eh. We're talking about 2020. Ang naglipat, Office of the President. Ang inuupakan, yung Office of the Vice President. Exactly. Doon ko lang. Ba't pumayag si BBM? There must be a good reason. Mm-hmm. Okay? For transferring that kind of money. Ay, nako. Bakit hindi nyo tanongin si Office of the President? Mm. Police reporter baka mo? Mm. Investigator yun. No, diba? Oo. So, may Bureau of Investigation. Tema lahat ng story, pare-pareho yung angulo. Walang nagkaibang. Tapos, may hindi yung mga adjectives pa, nag-iiba-iba siya. In shock. Ibig mo sabihin, pinagtsagaan mo. May mga ganun-ganun pa eh. Pinagtsagaan mo basahin ng paputok? Oo. Inisa-isa, syempre. Matyaga ka rin. Ano? Okay. Matyaga. Hindi, wag na... Kapi ka muna. Ano to eh? Parang investigator to eh, si Joel. Hindi kasi... Police reporter. May lahing police reporter. May lahing police reporter to eh. Nagkakaiba na lang kung sa yung paggamit ng desk kung saan ilalagay kung nasa upper fold o inside, gano'n na lang. So medyo kulang lang sa bibingka ang nangyari sa... Pati mga broadcast, karga. Ah, karga? Oo. CNN, karga yan. Okay. For a fact, minomonitor ko CNN. Okay. Ang balita ngayon na yan, secret funds daw yan. Secret funds. Yung confidential fund, siyempre, secret fund dyan. At ang banner ng lahat, nga, 11 days lang, ginastos na yung 125 million. Ngayon, yung mga kalaban ni Vice President Inday Sara, kamukha ng ACT Teachers Representative Franz Castro, nag-iingay na ho ulit. Hindi, yan par for the course naman yung mga yan. Yan naman yung talaga ano naman. Ano ibig sabihin ng par for the course? Yan yung sinalagi sinasabi ni Kung John. At, lang, hindi, sa ano yan, magsasabit na liquidation report yan. Kailangan meron silang mapakita. Oh, yan ha. Nilabas namin yan ha. Kasi daw po, ano sila, sumumpa o nangako na gagawa sila ng mga protest movements. Mm-hmm. Bagong alyansa makabayan. Oh. Holiday spending spree daw po itong Office of the Vice President. Na dahil sa 11 days. 11 days from 19. During 11, the Christmas holiday last time. So kagagawin daw po nila, mag-o-organize sila ng protests. Mm-hmm. Tindi nito ah. Mm-hmm. Mahal ng bigas, tumataas ang oil, transportation. Hindi ina-address yung mga issues ng pagtaas. Kailangan ngayon mag-protest kayo dahil, sa Office of the Vice President. Dahil holiday, holiday spending spree. Okay. Hindi naman halata nagkakabayaran dito. Hindi naman sila umangal nun sa Dengvax, siya. Mas matinding holiday spending spree yun, isang araw. Protest daw po. Protest. Bayan calls on all patriotic Filipinos to troop to the gates of the Batasang Pambansa. Today daw at 10 a.m. For the debates on the budgets of the Office of the Vice President. So may abangan na susunod na kabanata na datang at dyan. At 10 a.m. Tingnan natin kung they can protest daw eh. Nananawagan po ang sa press release lang ha, hindi kinokot kung sino eh. Yan ang
Yan ang hinihintay natin ngayon na 10 o'clock katatapos nun ng karambola. Office of the Vice. Ngayon, sa education, dalawa kasi ang inuupakan to si Sara. Isa sa Office of the Vice President. Mm. Isa po sa education, yung K to 12, yung K to 10. Magsisimula na, di ba? Hindi, meron silang pilot eh. Oo, yun, yung pilot. May criticism daw po dyan, hindi pa panahon. Para gawin daw yung test, kumbaga test run to eh. Sinasabi po ng mga critics ni Sara, hindi pa raw panahon para gawin yung test run. Eh kailan ba? Ano ba talaga ang panahon? Kailan ang panahon? Premature daw po. Kasi ginagamit daw na guinea pig ang mga kabataan. Eh teka, nasimulan na natin yung... Sabi na ACT yan. Ano ba yung ACT? ACT. ACT. Allied of Concerned Teachers. Alliance. Alliance of Concerned Teachers. Kasi po yung Department DepEd, merong silang pilot test nung bagong curriculum. Yung tinatawag na matatag curriculum. Yung curriculum binawasan eh. Kasi sobrang overloaded. Eh, para magkaroon ng... Focus! Focus! Intensified focus na. Magkaroon po ng focus. Okay. Doon sa mga, halimbawa, reading. Oh yeah, writing. Math, yung ganyan. Yeah. No? So... The basics. Tapos yung K to 10 na yung curriculum. Meron 35 schools. Sinimulan this week na... gagawing pilot. Okay. Titignan kung gano'ng ka-effective. Eh, kailangan ho yun eh. Ang sabi ng ACT, eh, premature daw yan. Hilaw. Hindi naman to premature ejaculation. Hindi. Uy, kobra ka naman. Premature daw po yan. Ginagawang guinea pigs ang kabataan. Eh, paano mo ba tetest to? How do you test? Ayaw nila ng testing. Hey, ikaw naman. Ay, sorry. Pero yan, puro mga par for the course yung mga sabi mo. Hindi, i-test natin to sa Indonesia. Doon. Para hindi maging guinea pig yung mga local. Diba? Anong dahilan yun? Hindi nyo pwedeng gawin yan eh. Kasi ginagawa nyo yung guinea pig. Eh, kanino kami mag-testing sa mga 35 years old? Oh, yung matatanda. Ginagawa mong guinea pig ang mga matatanda. Magagalit para sa iyo. K-10 or K-12. Yung K-12, ginawa mong para sa matatanda. Ganon. Kanino ka pala magte-testing? Hindi nila sinabi kung kanino itetest. Premature daw. Sa out of school youth, ganun ba yun? Kasi daw, may problema dyan sa bagong curriculum. Paano mo malalaman yung problema kung hindi mo pa na-test? Okay, hindi ko makasundan po ha. Pasensya na kayo. Mahina ang isip. Ang utak ko ngayon. Hindi ko masundan yung last. Meron tayo dapat sinusunod na narrative. Hindi mo pwede palitan yan. Kasi yan na yan eh. Anong narrative? Nasa ano na yan. Nakatatak sa bato. Hindi mo pwede palitan na yan. Pero hindi tayo magiging revisionist. Ang linya kasi po ng ACT, yan daw ating education. We are just following the dictates of the global demand for cheap. Nakita mo? And docile laborers. Yan na. That's what I'm saying to you, par for the course. Yan din ang argumento nila sa iba-ibang bansa kung nasaan sila. Tuloy ako'y napaparentag na rito. So yan daw pong curriculum ni Sara. Sinusunod lamang yang the liberalist. Globalist. Yan na yan. Na mag-i-alipin tayo. Ng global demand for cheap labor. Yeah. Cheap and docile labor. Well, consistent sila doon sa kanila. Consistent naman. Fairness. Docile. Di ba pwede yun? Quote, the benchmarking of the 21st century skills development to produce graduates is aligned to the demands of foreign entities. Para for the course na yan. Alam mo, mas interesado ako talaga doon sa mga press release na yung sinasabi mong paputok yun. Dahil, again, binabasa ko yung mga wording nila. Nag-iiyan bang...
Vice President Sara Duterte has repeatedly refused to reveal how her office spent the secret funds. No, she has not. She actually explained, secret fund niya eh. She hasn't been revealing. Then, relying instead on statements, name-calling her critics, and tapos may pakadyot para kay Kimbo, including her allies Kimbo. Yeah. Sinasabi pa ganyan. To insist that there was nothing improper in the expenditure. Okay, tapos, eh, nauulit lahat yan dun sa mga, ano, mga storya pag tinignan mo sa diary. Sabi ko. Ang kailangan daw po na education, sabi ng ACT, yung quote, relevant to the needs of the people. Yan. Ayan. Ano yun? Relevant? Relevant to the needs of the people. Yan daw po kailangan education. Hindi yung magiging, ano ka, pain ka lamang. O kaya, trabador. Ikaw ay kasangkapan lamang. Okay. Na mga dayuhan para maging alipin ang mga Pilipino. Hindi dapat tayo nagpapaalipin. Kailangan daw po yan, relevant to the needs of the people. Explain mo pag nga. Pag nag-graduate ka, magtatrabaho ka sa mga conglomerate, yung mga kung saan naka-Amerikana na masisikip ang yan. Katao. Yan. Alipin ka yan. Alipin ka doon. Hindi ka na maasampang iba. Pero alipin na mataas na sahod. Oo. Yun. Oo. At ayaw mo na magsaka because based on the proposition that the sons and daughters of the farmers, they don't want to be farmers anymore. Hindi, masyadong motherhood statement yun eh. It should be relevant to the needs of the people. Eh, yan na nga yung template sa iba. Lahat ng bansang kung nasaan sila, yan din ang kanila sinasabi. Iniiba-iba lang nila. Relevant to the needs. Mm-hmm. Malupit magsalita to si J. Jovel. May template ka pa sinasabi. Oo. Shhh ko naman, kumita na yan. Nung ako'y nasa disk, alam ko na kagad yan. Okay, delete wala na kagad na po dyan. At nakagad ko lang. Napaka-precious ang spasyo dito eh. Nanamahan mo pa niya. Pampahaba ano to, filler? pampahaba ng report mo yan eh. Column inches. By the way, naka-quote ba yan o hindi? Quote. Relevant. Ang haba naman ang quote. Hindi nga para suspicious. I'm very suspicious of long quotes, pare. Tinamad na magsulat. Tinatamad yung reporter. Hindi na in-explain. Wala nang history, wala nang basis. It has to be relevant eh. Hindi reporter ang sumulat nito, maliwala. Eh, hindi, ikinargan siya. Ilang kaya ang tao yan? No, he has to put everything in context eh. Press release lang, ginawa mo. Nauumay ako doon sa context, pare. Di ba pwede ilagay sa context yan? I'm talking too much. Sige, tuloy mo lang. Mabalik ang karambola. Oras natin, 9 o'clock ng umaga. Karambola! DWIZ.